So, what's up mga ka-pefe? Dito naman tayo para sa ating mini-vlog. So, dito tayo ngayon sa Bicol International Airport sa my Bicol region. So, mini-vlog nga tayo. So, ito yung pinaka-makikita sa Bicol. Isang Cessna airplane sa kanilang mga pilot school na pagpalipad dito sa airport na to. So, ito na mga ka-pefe. Ito nga view ng ating airport during ating inspection sa kanilang runway. So, konting idea lang kung ano itsura ng runway ng airport na ito sa Bicol. So, ito ang itsura mga ka-pepe. So, tara! A few moments later. So, ayan, bukod sa airport, meron nyo tayong makikita ditong Daraga Church. Isa itong lumang simbahan na makikita sa tuktok ng Daraga. So, dito, kitang-kita natin ang bulkang Mayon. Ayan, kita nga natin siya. So, may mga turista na pupunta dito para magbisita at magpa-picture sa tourist spot na ito sa Daraga. Isa na kami mga sa doon sa mga turista na nagpa-picture dito. So, ito itsura ng buong simbahan. Sa labas, mga lumang semento o mga bato sa pag-construct ng simbahang ito. Na-preserve nila yung design ng simbahan. Ayan, kita nga natin ang ganda ng bulkang Mayon. At ito ang itsura ng simbahan sa loob. Wow! So, maganda, diba? Kahit papano, na maintain, na retain yung pinaka-structural integrity at design ng lumang simbahan ng Daraga o Daraga Church na ito. So ayan mga pepe. Pinatayo ang simbahang batong ito ng mga Franciscano noong panahon ng mga Espanyol taong 1773. Dito rin lumipat ang mga mananampalataya ng Kagsanggwa matapos sumabog ang bulkang Mayon taong 1814, kaya naging sikat ang simbahan ng Daraga. Inialay ang simbahan ng Daraga sa patron na si Nuestra Señora de la Portera noong taong 1854. Ayun mga pepe, mga konting kaalaman tungkol sa Daraga Church na to. So next natin pupuntahan after sa Daraga ay isang kilalang pasyalan kung saan mas tanaw ang view ng Bulkang Mayon at iba't pang tourist attraction sa lugar na yon. So tara mga pepe. Ito yung mga pictures natin during ating pagbisita sa Daraga Church. To us lonely people. Oh my God! Wow! Please pay as you enter. So ito nga mga pepe, yung pinaka tourist spot na pwede mong puntahan sa Albay at pumunta ka para mapinaka ma-view ang ganda ng Bulkang Mayon. So, ewan ko anong tawag sa lugar na to. Pero dahil nga napuntahan namin, napakaganda talaga ng view, walang harang o pwedeng mag-obstacle sa pagtanaw natin sa Bulkang Mayon. Ayan mga pepe, wow! So baba mo tayo sa sakyan, tara! Babaya tayo, no? Di sir. Mag-aano tayo. Lapit niya, no? Nakaka-amaze. May kabayo pala dito. We were both young when I first saw you. Close my eyes and a flashback story standing there, little to all around. Sabik ng mahalikan, mayakap kat masayaw sa ulan, ng mundo'y gagaan. Mundo ko'y gagaan.
aligaw man ang landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan, dumilim man ang paligid ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw ibibitaw sa iyong sayaw? Laging ikaw, ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw.